Kumusta mga ka-Jetik? Welcome back po sa ating YouTube channel, Boya Jetik Technology. At sa video na ito, meron na naman tayong gagawin ngayon. Itong pag-troubleshoot ng isang stand fan, electric fan. Ayan. So, papakita ko sa inyo mga ka-Jetik kung ano ang kanyang problema. Ayan. So, try natin siyang pagganahin. Ayan. Plug natin siya. And then, yung selector niya. Ayan, andito yung selector switch niya. Ayan. So, sa ngayon ay nakasaksak na siya sa power supply. Ayan, and then try natin siyang i-on. So, kung mapapansin nyo mga ka-Jetik, ayan, wala talaga. So, patay yung electric fan. So, yan yung aalamin natin kung ano ba ang problema niya, bakit hindi siya umaandar. So, buksan natin to at iti-test natin yung mga wirings niya. Try natin i-check kung ano ba yung naging sira dito sa loob ng kanyang makina, bakit hindi siya umandar. So, unang step mga ka-Jetik, kapag mag-troubleshoot tayo ng electric fan, ayan, so, unplug muna natin. So, pinaka-basic po mga ka-Jetik, kailangan natin i-test muna itong ano, itong kanyang male plug gamit ang tester. Ayan, so, i-testera natin. So, kahit set lang natin siya sa X10 or X100. Ayan. And then, check muna natin yung tester natin. Ayan. So, buhay yung tester natin. Ayan. And then, i-test natin dito sa dalawang prong ng plug ng electric fan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nakatester tayo. Pero hindi pumalo yung tester natin mga ka-Jetik. So ibig sabihin, open ang makina ng electric fan. So posible na putol yung kanyang thermal fuse. Posible din na sunog na yung winding niya. Or may na-disconnect lang na wiring. So yan ang alamin natin. So buksan natin to at ating tignan kung ano ang nagiging problema niya. Okay guys, so tinanggal ko muna pansamantala itong ano, itong kanyang makina. Ayan. So kung mapapansin natin, okay lang naman yung ikot ng rotor niya. So hindi naman nag-stock up yung bushing niya. So titignan na lang natin dito. Ayan, so titestiran natin lahat kung paano nangyari na hindi siya umandar. So mabinis pa naman yung winding niya guys. Ayan, ito siya. So, wala pa naman siyang bakas ng sunog. Pero, hindi ko masyado makikita dito sa bandang loob. So, yan ang titignan natin sa ngayon. Okay guys, ito na siya. So, natanggalan natin. Ayan. So, una natin gawin. Check muna natin yung power cord ng electric fan na ito. Ayan. So, paano ba natin i-check yung power cord? So, mula dito sa pinakadulo ng plug, titester natin siya hanggang dito. So, isa-isa, line one line to, para malaman natin kung labang putol yung cord. Kasi minsan, may mga pagkakataon na cord lang pala yung may putol, lalo na yung banda dito. Ayan. So, ito yung kanyang line one.
yung kulay brown at yung line to niya. Ayan, so direct nakadirekta siya dito sa ano, nakahinang siya dito sa selector switch. Ayan, so titestiran muna natin siya, guys. So uunahin natin itong ano, kulay brown. Ayan, so kung mapapansin natin, so natatanggal na nga yung ano, kanyang connection. Parang naglo-loose na yung connection niya, guys. Ito siya. Ayan. So hindi nahigpitan masyado yung ano, yung connector niya. Ayan, so yan ang alamin natin. Baka ito lang yung nagiging problema niya. So unang-una, check muna natin itong kanyang cord. Ayan. Ayan, lipat natin dito sa kabila. Yun. So kung mapapansin nyo, guys, check muna natin yung tester natin. Ayan. So ulitin natin. Parang wala, mga kajetek. So wala. Walang reading yung tester natin. And then lipat naman natin sa kabila. Ayan. Wala rin. So yun ang sinasabi ko, mga kajetek, na posible na cord lang yung magiging may problema. Ayan, so dito pa lang, pag tester pa lang natin dito. Ayan, ulitan natin para mas klaro. Ayan, so wala. So dapat isa dito ay kasi konektado to eh. Ayan, ito yung kanyang galing sa cord. So dapat isa dito may continuity. Ayan, so basic lang to, mga kajetek, para sa mga beginners na gustong matutong mag troubleshoot ng electric fan. Ayan, so mga basic na problema. Ayan, so power cord yung ano, may putol. Ayan, so kung i-check natin to para malaman natin kung aanda ba yung electric fan natin. So dapat itong kinabitan dito sa ano, selector switch. Ayan, ito siya. Itong sa blue. Ayan, so check muna natin itong blue kung meron bang continuity. Ayan. So, ano ba ito? Ito lang. Ayan, close up natin konti. So ito yung connection ng blue na galing dito sa kanyang plug. So dapat meron din yan. So yan, check natin yung tester natin. Yan, try natin siyang testeran. Wala. Lipat natin sa kabila. Yan, so meron siya, mga kajetek. So itong kulay brown na galing sa plug din mismo, ito yung walang continuity. So kung i-check natin yung motor natin, kung paano natin malalaman na okay lang yung motor natin, yan. Kung mapapansin nyo, itong isa kanina dito, ito, ayan, ito yung nakakupol dito sa linya galing sa plug. So kung itong wire na ito, itong common, ay dapat may continuity yan dito sa kulay blue na wire dito sa isang galing sa kanyang cord. Ayan. So try natin siyang testeran. Yun. Teka, hindi nakita sa ano, hindi nakita sa tester. Ayan. So kung titignan nyo, mga kajetek, ayan. So may rating siya. Ayan, lipat natin. So, meron. Ayan, meron din. Ayan. Ito yung opposition ng selector switch natin. Itong walang reading. Ayan, so ito yung number 1. Number 2. And then, number 3.
And then kasi rotary switch ito. Ayan, so pagkabalik diyan, so off na naman yung electric pan natin. Ayan. So napag-alaman natin mga kajetek na simpleng problema lang pala yung ano tinamo ng electric pan na ito. Ayan, so basic na problema lang. Itong kanyang cord lang yung may problema. Ayan. So gagawin natin, possibly papalitan natin siya ng cord. Ayan, so puputulin muna natin to dito and then magpapalit tayo ng cord. Okay guys, so meron ako ditong extra cord ng electric fan. Ayan, so papalitan natin to ng cord para matest na rin natin kung gagana ba itong electric fan na ito. Pero nang tinest natin, ayan, so okay naman yung continuity test niya. Ayan, so try lang natin siyang palitan para mabuo na tong ano, maging buo na yung circuit niya. Okay guys, so napalitan na natin siya ng panibagong wire. Ayan, so ito siya. So dapat po yung wire natin ay mayroong kunting allowance para pag umikot yung swing niya, so hindi mabubunot yung wire. Posibleng maging dahilan para maputol yung wire niya dito sa loob. Ayan, so dahil naikabit na natin yung wire, so ginawa ko is pinagdugtong ko lang siya mga kajetek para mas mabilis yung video natin. Actually optional naman to, pwede idugtong or direct na lang sa paghinang dito so, para mas mabilis yung video natin. Ayan, so dinugtong ko na lang. Ayan, so try natin siyang check. So kunan na ulit natin siya ng continuity. Ayan. And then i-on natin yung selector switch niya. So kung mapapansin nyo guys, ayan, so may reading na yung ano, tester natin. Pumalo yung tester natin. So ibig sabihin ay may continuity na. So buo na yung electric fan na ito. Ayan. So try na lang natin siyang pagganahin. So saksak natin siya para makita natin na andar yung electric fan.
Ayan. So, saksak natin siya mga kajetek. And then, i-on natin itong kanyang selector switch. Ayan, so kung mapapansin nyo, manda na siya guys. Ayan. So, maririnig natin yung humming niya na mandar siya. Ayan. So, nag-off siya. And then, on natin ulit. Ayan. So, okay na. So, balik na lang natin siya sa pag-assemble doon sa stand niya para mapandar natin siya na makikita na talaga natin na umandar yung kanyang propeller. Okay guys, so babalik na natin to para makita natin na umandar talaga yung ano, yung electric pan natin. Okay guys, so ibalik na natin sa pag-assemble itong electric fan. So kung maalala natin, walang defect yung motor niya. Ang problema lang is may putol yung wire dito sa kanyang power cord. Ayan, so ginawa natin, pinalitan natin ang power cord. At ngayon ay i-test natin for final. Ayan. So iset ko muna dito ng 0. Ayan. And then, pandarin natin siya guys. Ayan. So, okay na. Nagawa natin. So, simpleng bagay lang yung problema niya. Naputo lang yung wire niya dito sa power cord. So, kahit simple lang na problema kapag wala tayong knowledge, idea kung paano gawin. So, posible pa rin na malilito tayo. At tatawag talaga tayo ng technician. So, sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong updated kung meron na po mga bagong uploads. At huwag din ninyong kalimutan mag-follow sa aking Facebook page, Kuya J Technology. At hanggang sa susunod na video mga ka-detect, maraming salamat po sa inyong panonood.